Teka, kunan pa ako ng isa. Kumusta mga papito? Ito na ulit yung catchphrase na ngayon ko lang nagamit after taking a year off dito sa channel na ina-anxiety akong mag-post ng kahit anong video. Di na masaya eh. Kung ayaw nyong mapakinggan yung rant ko, pwede kayong pumunta dyan sa, ayan. Diyan ako magsisimula magkwento ng mga nangyari sa akin from the past years. Mga tatlong taon ko din halos naipon to. So, actually, inipon ko talaga siya para well-documented eh. Alam mo yun. Since 3 years, magsimula tayo sa... Ang taon na akala ko ay para sa akin. Nagsimula ang taon sa balitang nag-resign na ako bilang editor ni Kong TV sa kadahilan ng pang akin na lang siguro, no? Eh, para sa hindi showbiz na sagot, eh burnout na ako at ayoko na. Yun lang yun. At sa isa pang dahilan, eh syempre gusto ko din maging YouTuber. Gusto ko maging YouTuber! Na hindi naging maganda ang kinalabasan. Oh, alam ko. Sa katunayan nga, parang sa desisyon na to na maging content creator ako, imbis na maka-imbita ako ng subscribers, eh parang naging triple pa yung kamalasan na nangyari sa akin at naging triple din yung bashers ko. Pero sa isip-isip ko, pakay ko sa kanila. Basta gagawin ko kung ano yung gusto ko. Mag-content, mag-stream, mag-edit ng sarili kong vlog. Gagawin ko lahat yun. Ako, kumpara naman sa mga ulupong na yan, hindi nila ako mapapahinto. Sus, mga mahihinang nila lang. Dahil alam mo ba kung ano yung malakas? Alam mo ba kung ano yung malakas? Yan. COVID. Ayan yung nagpahinto sa akin. Kasi kala ko, malakas na ako eh. Kala ko, kaya ko na. Akala ko na rin, eh, kahit hindi ako naglalabas ng bahay, eh, hindi ako makakakuha nito. Kala ko rin, pag di ako nagala, hindi ako mahahawaan nito. Mali pala. Talaga naman tanggal angas ko simula nung nagkaroon ako nito. Sobrang sakit ng katawan ko, lalamunan ko, buong kasukasuhan ko. Pakiramdam ko kahit 2 minuto pa lang akong nakaupo eh, parang na akong hihimatayin. So asa na yung nagsabing hindi na daw siya mapapahinto mag-content, mag-stream at mag-edit, ayun, nakaratay. Hindi yung maka-edit kasi 5 minuto pa lang nakaupo sa laptop, nahihilo na. Parang kamakailan lang eh, inaalala ko kung paano ko mag-upload ng isang video kada isang linggo. Ngayon, ang inaalala ko, paano ko sasabihin sa magulang at sa pamilya ko na nasa quarantine facility ako ng isa't kalahating linggo. Alam mo, sa totoo lang, iba rin yung takot na binigay sa akin itong COVID na to. Kasi buhay ko na rin halos yung nakasalalay dito eh. Imaginein mo, no, magbubukas ka ng social media tapos makikita mo eh, mga kakilala mo tapos yung mga litrato ng mga kapamilya nila na yumao sa COVID. Okay, talaga naman. Talagang tignan natin kung di kumalugyang itlog mo sa takot at kaba. Swab dito, swab doon, inom ng gamot dyan, inom ng gamot mamaya. Tapos kahit tapos na ako sa quarantine facility, eh tuloy pa rin ang quarantine. And bang! Ubos ang pinag-ipunan ni kuya. Pero okay na yun. Pera lang yun. Okay lang mawala ng pera kaysa mawala ng buhay. Fast forward ng ilang buwan, eh minabuti ko na rin umalis ang mansion dahil wala ng plastikan, wala na rin naman talaga akong budget para magbayad ng bill sa bahay. Kaya kumuha na lang ako ng pansarili kong tutuluyan na mas mura ng triple. Kaya ko pang magdala ng kasama. Masaya naman ako sa paglapag ko dito sa apartment na to dahil dito ko ulit nakanasan na maging ako, maging tahimik yung buhay ko at mabalik yung sarili ko sa mga plano ko. Sa trabaho ko at sa mga gusto ko pang gawin, ayun, sobrang excited talaga ako para sa ipapakita sa akin ng taong... sa nagka-leche-leche ang lahat. Ito yung panahon na nawalan ako ng deal sa streaming, iniwan ako ng pinagtatrabahoan ko sa ere, staring bankruptcy right into its face, and where my mental health is at its low. Natatakot ako dahil nakikita ako na unti-unti nang nawawala yung mga pinagsikapan ko at mga kabuhayan ko. Hindi ko na magawang mag-isip ng maayos dahil sa labis sa pag-aalala kung paano ko mababayaran yung bills ko, paano ko makakapag-provide sa bahay, paano ko maghahanap ng panibagong trabaho, or paano ko aasikasuhin yung content creation ko. Sa natitirang salapi na meron ako eh, naisip ko na lang umuwi ulit sa amin at magpagawa ng sarili kong kwarto kung saan pwede ko ipagpatuloy yung mga bagay na gusto ko. At kahit na umuwi na ako sa amin, eh, parang hindi pa rin ako titigilan ng pagsubok dahil minalas na ako sa trabaho, karera at pera. At mukha sa buhay pag-ibig rin eh, kailangan ko rin yatang dumanas ng sakit. Oh, masakit. Masakit talaga. Masakit na yung taong pinagkakatiwalaan mo eh yung paang magdudulot ng sakit sa'yo. Di ko rin alam kung anong dahilan kung ba't nandito pa ako eh. Sobrang malas ko sa lahat ng aspeto na pinangahawakan ko. At saka baka totoo din yung mga nababasa ko na hanggang dito lang ako. Hindi na ako uusad. At lalo-lalo na yung sinasabi kong we are called for greatness. Baka hindi talaga para sa akin yun. Baka pang outro ko lang yun. Kasi tignan mo naman to, mukha bang called for greatness yung tangang yan? Tignan mo, basag-basag na mental health, palpak na karera sa YouTube, nangangayayat, walang trabaho, bankrupt, gipit, pinagpalit sa malapit, in short, isang malaking talunan.
Pero alam mo, sa puntong ito, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ang tanging panalo na lang na meron ako ay yung mga kaibigan ko at ang pamilya ko. Dahil kung hindi ulit ako kinupkup ng pamilya ko sa tahanan namin, medyo mabigat nung sasabihin ko, malamang sa malamang tumalo na ako sa palapag ng inuupahan ko. At kung hindi rin dahil sa mga kaibigan ko na lagi akong iniimbita gumala gabi-gabi, baka isa sa mga gabing yun, kinitil ko na rin ang sarili kong buhay. Kaya hindi nyo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa mga tao to. Sa mga araw na pag-intindi nila sa akin, yung mga gabing iniyak ko sa kanila. Kulang pa tong sinasabi ko sa kanila para ipakita yung gratitude ko sa kanila. Dahil sila ang dahilan kung bakit gusto ko ulit mabuhay. Sa totoo lang, at siguro kung di rin dahil sa mga taong to, hindi na rin ako siguro aabot ng... Taon na inilaan ko para sa akin. Taon na ginawa kong pahinga. Taon na mas pinakinggan ko yung sarili ko kaysa sa ingay ng madla. Taon na mas inuna ko ang sarili kong kapakanan. Wala sa pag-ehersisyo, sa pag-alaga sa mental state ko, medication, self-care, and self-improvement. Kumilala din ako ng mga bagong kaibigan at dumiskubre ng mga bago pang pagkakaabalahan. Kumanap ng trabaho at masisante at tumanap ulit ng panibago. Ito na yata yung taon ko na panay side quest. Kasi nandito ako para magbalita ng sunog, makipag-collab, mag-TikTok, mag-guest sa podcast, maging extra sa commercial, at kung ano-ano pa. At nakakuha ulit ng trabaho kung saan masaya ako, kung saan naibalik ko ang self-discipline ko, at kung saan nakakapag-bonding time ako sa mga taong malapit sa akin. And more time para kilalanin ang sarili ko sa taon na to. Binawas-bawasan ko din yung social media at mas dinalasan ko ang mag-travel mag-isa o may kasama. Dahil yung mga nakaraang taon, halos nanakaw sa akin yung self-confidence ko. At napalitan to ng self-doubt. Kaya kung kinakailangan kong bawasan yung paglalagay ko sa social media at iwan yung YouTube ko ng tuluyan, ginawa ko. Dahil di na to yung nagbibigay ng saya sa akin eh. Kaya pinagpaliban ko muna. Tandaan nyo din na self-love is not selfish. Dahil walang ibang tao makakapag-ayos sa'yo kundi ikaw lang. Kahit pasabihin nila na, Josh, hindi ko namin iiwan, dito lang kami para sa'yo. Josh, hindi kita iiwan, dahil mababaliw ako pag nawala ka. Isang malaking kalokohan yun, ikaw lang makakatulong sa sarili mo sa uli. At laging tatandaan na hindi magiging makasarili ang pag-aalaga sa sarili. Pinagalog ko lang yata yung sinabi ko kanina. At ngayon taon din ako nagbalik loob sa Panginoon. Dahil ilang taon na rin simula nung nakapag-service ako at ilang taon na rin simula nung nakabasa ako ng Biblia. Alam mo, araw-araw sinusubok pa rin ako ng panahon sa pagpapaalala sa akin ng masalimuot kong nakaraan. At sa totoo lang, tuwing naalala ko to, ininanakaw nito yung kumpiyansa ko sa sarili para harapin yung araw ng masaya. Tulad ng sabi ko, hindi madali pero hindi aayaw. Ngangaw-ngaw pero hindi aayaw. Nagpapasalamat ako sa Diyos na naging isang matinding pahinga tong 2023 para sa akin. Marami man ang nawala noong mga nakaraang taon. Pera, trabaho, tahanan, kaibigan, karera, karangyaan. Baka di talaga para sa akin yun. Or, baka di pa rin talaga yun yung timing ni Lord para ibigay sa akin yung mga bagay na yun. We'll never know. Wow. At malaya akong pakawalan yung mga bagay na yun dahil kung mawala man ang mga bagay na to, hindi doon matatapos ang yugto ng buhay ko. Nawala man ang mga ito, napalitan naman ito ng mga magagandang bagay at aral na dadalhin ko sa mga susunod pang panahon. Or maybe this year. Ano nga ba yung mga lesson na yun? Una, hindi masama unahin ang sarili. Tandaan mo na huwag kalimutang magbigay para sa sarili. Paano? Manood ka ng sine. Itreat mo yung sarili mo sa Samgyup. Mag-travel mag-isa. Make some time para sa sarili mo to learn new hobbies and skills na ikakataas ng value mo. Pangalawa, hindi masama magsabi ng no o hindi nakakasama ang tumanggi. Dahil ang tawag dito ay setting boundaries at pag-set ng respeto sa sarili. Pangatlo, kung may papatayin ka ngayon taon, yun ay yung smartphone mo. At gumawa ka ng panibagong bagay na bubuhay sa'yo. Malayo sa doomscrolling. Nababahira na ng opinion niyang kokote mo sa sinasabi ng madlak. Matter of fact, see less, unfollow, block mo na agad. Do remember that ignorance is a bliss when it comes to people's opinion of you or kung sino man.
Number 4. I love this. Magtrabaho para mabuhay. Dahil hindi ka nabuhay para magtrabaho. Okay? Panlima, huwag mo pilitin ang sarili mo sa mga bagay na di mo gusto. Pang-anim, huwag mo din ipilit ang sarili mo sa environment na hindi ka gusto. Great things will come upon your way. You don't force it, you attract it. Pito, hindi masamang mang-cut off ng tao. Kung ikakaayos naman to ng sarili mo eh. Ayos lang yun. Dahil una sa lahat, di naman sila ang aayos sa'yo. Ikaw lang. Nasabi ko na to kanina, di ba? Kalimutan mo na yung mga nakalimot sa'yo at yung mga nakakatanda lang sa'yo pag may kailangan sila sa'yo. Oras na to para unahin mo naman yung sarili mo. Pangwalo, ang nakaraan ay pwede mong tignan. Pero huwag mo nang babalikan. Kapag mas lalo kang nakakapit, eh mas lalo kang makakalatkat. Tandaan mo, let go or be dragged. Pang-siyam naman dito, eh huwag mo naman isara yung pinto para kumilala ng mga bagong tao sa buhay mo. Pang-sampu, accept the fact that you'll face inevitable hardships. Sa Tagalog, tanggapin mong di mo matatakasan ng pagsubok. Bible verse of Ecclesiastes 1:18. Sabi dito, for with much wisdom comes much sorrow. The more knowledge, the more grief. So the moment that you accept that there will be hardships, no? All the more you're embracing the wisdom that comes with it. At kung hihingi ka ng wisdom, i-make sure mo na sa sarili mo na handa kang humarap ng pagsubok. 11 naman dito is express gratitude. Alam mo, nalimutan ko magpasalamat na all throughout this time, buo at masigla pa rin yung pamilya ko. Sobrang tibay pa rin ng mga kaibigan ko. Nakakakain pa rin kami araw-gabi. Nabibili ko pa rin yung mga gusto ko. At walang kahit anong maluba or matinding trahedya ang naganap sa amin. And I really do thank God for that. Second to the last, eh kung may plano ka, sa'yo na lang muna. Sarilihin mo na lang muna. Huwag mo nang pagsabi kahit kanino. And last but not the least, don't let them know your next move. Huwag mo ipalam sa kanila yung susunod mong galaw. Tignan mo, di nga nila alam, tapos na pala yung video eh.